Hi guys, so welcome to the part 2 of my tutorial on how to set up school CCTV. Sa part 1, na-discuss natin yung basic networking or LAN cabling. This time, i-discuss naman natin paano i-configure yung CCTV. So, meron na tayo ditong ano, kable. Yung kanina, yung ginawa natin kable ito, i-connect na natin to dun sa switch natin. Sa switch natin na linksys. So, i-connect lang natin to dito. Pag na-connect na ito, i-connect natin sa laptop. Pero bago natin i-connect yan, if connected tayo sa ano, sa internet, ang gagawin natin dyan ay i-disable muna natin. Mag-switch tayo. Switch tayo sa desktop. Sa desktop, no? Ayan, nasa desktop na tayo ngayon. So, sabi ko kanina, ito, i-connect natin ito. Yung cable, i-connect natin sa PC. Ang problema, yung laptop ko, nakakonect pa sa internet. So, kailangan, i-disable muna natin yan. So, go tayo sa, ano, sa network connection. Go to lang tayo sa Wi-Fi, i-disable ko muna. Para ma-configure natin yung camera. Siguro, tinatanong nyo, bakit natin kailangan i-disable yung internet? Kasi po, meron po sariling IP ang, ano, ang CCTV natin. Pagkabili, meron pong default IP yan. So, bago po natin i-ma-configure, kailangan po mag-usap muna yung laptop natin sa yung camera. Meron pa namang other way kahit din natin disable, pero mas madali po itong ganito. Since hindi naman natin i-online ng ating mga Synology, ay ang ating mga CCTV. So, yung Synology, dun po kukonek yung CCTV natin. Pero, later ko pa po i-discuss yun sa part 3 na. Ngayon po, i-discuss lang natin yung configuration ng CCTV natin. So, ngayon na-disable ko na po, yung ito, ay i-connect po natin sa laptop. So, switch screen muna ako, no? Yan. So, automatic yan. Network unplug, sabi. So, ito, i-connect ko lang to dito sa likuran. O, sandali lang po. I-connect ko lang. So, i-connect ko lang siya. Yan. I-connect ko nga. So, napansin nyo naman, nakalagay na dyan is an unidentified network. So, umiilaw-ilaw na rin yung kulay green. Pag na-connect na po natin, kailangan natin siya pumunta sa properties at maglalagay tayo ng temporary IP. Yan. Yung mga CCTV po natin, itong CCTV, unahin po natin yung setup tong ano, no, tong indoor. Kung mapapansin nyo, screen na tayo. Kung mapapansin po ninyo, itong ano natin, ito po yung indoor natin. Ito po yung una natin i-configure dito. So, i-connect natin. Yung mga ganito po, meron po itong sariling IP. Usually, kahanapin natin to. Pero ang alam ko, ang IP nito is 192.168.0.1. Yun po yung network niya. So, yun po yung susundin natin. For a while, dito, sa use the following IP address, ilalagay natin yun. 192.168.0. Palagay na natin 10. 10 po yung sa laptop natin. Then, 192.168.0.1. Yan po yung ano niya, default gateway niya. So, okay lang po natin yan. Okay ko din to. Ngayon po, i-connect identifier. Sa ngayon po, i-connect ko na ito sa switch natin. So, sabi ko kanina, kailangan ko pa ng isang kable. So, kukunin ko lang isang kable. Ito po yung isang kable. Ito ay i-connect mo sa switch natin, sa number 1. Sa number 1 po natin i-connect. So, try po natin i-connect. So, sa number 1, ano? Kasi po, yung 1, 2, 3, 4 is PoE yon. Ibig sabihin, power over Ethernet. Para hindi na po tayo gagamit ng power supply para magkaroon ng power itong camera. Doon na po tayo sa switch kukuha. So, i-connect na po natin. So, bago magana na po yan, iilaw po yan ng kulay green. Para sigurado po tayo na walang configuration, ano. So, kailangan muna nating i-reset.
pag i-reset natin, ito po yung ano niya, yung pinaka reset button. Pipindutin po lang natin yan para po malaman natin na ano, na na-reset na siya. Ang gagawin na, may kita natin na mamamatay yung ilaw. So, pindutin lang natin. Sandali ah. So, yun, namatay. So, ibig sabihin, na-reset na yun. Pag namatay yung ilaw, na-reset na siya. So, hihintayin na lang natin siyang umilaw-ilaw ulit. Para mag-blink yan. Hintayin lang natin. Ayan, kung makapansin nyo, may ilaw po yan. Nag-blink-blink kanina. Ayan, nag-blink siya. Yung sabihin, active na yan. So, hahanapin na lang po natin yan. So, usually po, yung mga ganito, ang default nya is, pag nag-steady po siya, mag-steady po yan eh. Pag nag-steady siya, ibig sabihin, connected na siya. Usually, ang mga default nito is 1, 2, 3. Medyo maluwag ang ano nya. Nabubunot. Ayan. So, hintayin lang natin mag-steady. Pag nag-steady na po yan, usually po, ang default yan is 1, 2, 3. So, try natin i-ping kung mag-uusap na sila. Then, ping 192.168.0.123.0.123. Usually, yan po yung ano niya. Try natin kung mag-ipag-uusap siya. Ayan. Ayan, sumasagot po siya. Ibig sabihin po, yung camera po natin is 1, 2, 3 pa rin yung default. Kailangan po natin baguhin yun. So, ulitin ko lang na yung ano po natin, itong camera natin ay pag kinonfigure po natin, ang gagamitin natin ay yung ano, Internet Explorer. Kasi po, doon po siya gumagana. Yung active yung ano po niya, yung plugin niya sa Internet Explorer po gumagana. So, gagamit po tayo ng Internet Explorer. So, bubuksan lang natin. So, i-minimize ko muna to. Then, go tayo sa Internet Explorer. So, hanapin lang natin si IE. Yun, si IE. So, open lang natin yan. Excuse. Use recommend setting. Okay na po yan. Then, dito po. 192.168.0.0.123. Yun po yung ILP nya. Okay lang natin. So, ito na po yung lalabas nyan. Then, English po. Tama yan. English yan. So, please log in. Sabi. So, magla-log in lang tayo. Lagay natin dito is admin. Ang default po niyan is 1, 2, 3, 4, 5, 6 lang yan. So, kailangan nyo pong baguhin yung password niya. Kasi po, pag hindi, pwede po pasukin ng iba yan. Papalitan yan. Hindi nyo na po ma-access yung CCTV. So, login po tayo. Pag nag-login po tayo, ayan, nakita nyo na. Nakita nyo na ako. Ibig sabihin, gumagana ng CCTV natin. Ayan o. So, ganun lang po siya kadali i-setup. Ang problema natin, naka-default pa siya. So, kailangan, i-change natin yung, ano niya, i-change natin yung IP. Tumibitaw ako kasi nabubunot. Yan. Medyo maluwag yung kable ko. Yan, okay na naman. So, i-change po natin yung, kailangan natin itong palitan. So, ito connected na. So, papalitan natin. Go tayo ng setup. Pag go tayo ng setup, device name, halimbawa yan, ayan, indoor natin yan. So, CCTV, indoor, 1. Then, sisave po natin. Pag nakita nyo naman, lalagay dyan, success. Then, configure media. Okay na po natin yan. Wala na po tayong gagalawin dyan. Ang babaguhin natin ay, check natin dito. Static IP nya is 0123. Babaguhin po natin yan. Gagawin natin siyang since ang desktop natin, kung naalala nyo anong IP ng desktop natin, checkin ulit natin. Ang nilagay natin na IP sa desktop is 10. So, laktaw lang tayo. Gawin natin siyang 20. Then, parehas na po yan. Then, save lang natin. Save.
So sabihin niya service restarting, please re-log in after 38 seconds. So kailangan po nating maghintay ng hanggang matapos 'yan, tapos magre-re-log in po tayo. So sige po, wait lang tayo ng 30 seconds. So ito yung basic, switch lang ako no, hanggat hindi pa tayo tapos. Ito po yung basic configuration ng CCTV natin. Kailangan natin, sabi ko, kailangan nyo palitan yung IP address niya para makipag-usap siya. Lahat yan, isusunod-sunod natin yan. Yung mga dapat, nag-uusap sila. Then, at the same time, kailangan nyo pong palitan yung password ng CCTV. Kasi po, pag hindi nyo po pinalitan yan, pwede pong mapasok ng iba. So, hindi po kayo makapag-login. So, tapos na po siya magbilang, ano. So, tapos na po siyang mag ano, so namatay lang. So buksan ko na lang uli ang IE. Napindot ko kasi yung Alt F4. So 192.168.0.20. Opo, ayan, 20. So allow lang natin yan. Then admin. Ano yung password niya? 123456. Yan po yung default. Pero sabi ko nga, kailangan nyo pong palitan yan. So ayan, gumagana na siya. So pag tinagay natin sa setup, so check natin CCTV indoor 1 ang configuration niya, dito pala, sorry, ang IP setting niya is automatic, nasa 20 na siya. Kung makikita nyo, 20 na yan, yun din 20. So naka-align na siya lahat. At the same time, static na siya. Mas maganda po kasi gamitin ang static IP kaysa DHCP, kasi po ang static hindi na po siya nagbabago. Fix lang po yan. Yun lang po siyang, yun na po ang laging hanapin. The date and time, pwede natin baguhin yan later eh. So ito kasi yung nakalagay. PC time, automatic po magsisetup na yan. Mag-align yan dito eh. So configure media, yun lang po yung, yun lang kailangan natin i-setup dito. So, na-setup na natin yung indoor 1. Then, na-setup na natin yung indoor CCTV indoor 1 natin, isusunod natin yung outdoor, yung isang outdoor natin. So sa mga school, dalawa lagi nakuha nila, dalawang indoor, dalawang outdoor. So same configuration lang naman yan, so wala tayong maging problema. So exit po muna ako dito, then i-configure natin yung second camera natin. Close ko lang lahat, then kukunin ko po yung, ito po yung pangalawa nating i-setup, itong outdoor camera natin. So same configuration din, kailangan din natin ng kable. Isasaksak ko po ulit dito at ilalagay ko ulit dito sa port number 3. So port number 3 yung ilalagay. Kung kahit saan po yung gusto nyo, kayo na pong bahala kung saan ilalagay. So na-insert ko na, no. Ang next procedure natin, tulad kanina, no. Usog lang natin to. Ang next procedure natin ay i-reset natin to. I-reset natin. So mapapansin nyo, nagbi-blink-blink siya. So i-reset ko lang. Pag namatay na yung ilaw, mga kahit mga 5 seconds nyo lang i-hold, i-release nyo na. Then, yan, naka-steady na. Kung mapapansin nyo, yan, steady na yung ilaw nya. Check natin kung gumagana na yung default IP. Tulad ng dati kanina, sabi ko, ang default IP lagi nyan is, ng camera natin is, .123. So, ping natin uli. Ang gagawin po natin is ipiping natin, ano, kanina kasi okay na siya na ano na natin, ano, na restart na natin, na reset na natin yung camera. So ipiping natin kung talaga nakikipag-usap na siya. So enter lang natin yan. Ayun, sumasagot na yung CCTV natin, yung outdoor 2. Ibig sabihin, pwede na natin siyang i-configure. So balik next, ganun uli, IE. Then, punta tayo sa 192.168.0.123. Ganun din. Then, admin. 123456. Yun. So, ito na po yun. Nakikipag-usap na siya. Ayan, nakikita nyo na ako.
Ibig sabihin, gumagana na siya. Nakita nyo yung date niya, 1970. Babaguhin po natin yan. Later eh. So, set up po tayo. Ito, ang papangalan natin dyan ay CCTV, capital letter C, CCTV, outdoor 1. Then, save po natin yan. Sasagyan nyo yan, save success. Okay na po yan. Then, device management tayo. Punta tayo sa static IP. Since kanina, is 20 tayo, yung CC, ang indoor CCTV ay mayiging 20, 30. So, ngayon, ang gagawin natin ay gagawin natin siyang 40. 40. Then, static siya. Sa-save natin yan. So, ganun po ulit. Maghihintay ulit tayo ng 45 seconds. So, wait mode po tayo. Ipo-forward ko na lang itong video para mas mabilis. Yun, tapos na. So, balik tayo dito. So, allow lang po natin yan. Ayan po ulit. Yan, balik tayo, admin. Oops, naka-capital lock tayo. Tanggalin natin yung capital lock natin. Admin. Then, yung password niya, default password niya. Pero kailangan nyo baguhin yan. Sinabi ko, kailangan mong baguhin yan. Requirements na baguhin yan. Ayan, gumagana na siya. Then, setup tayo. Check natin configuration kung tama ba. Device management. So, okay na. Then, check natin yung date. Tumugma na rin siya. Okay na yung date niya. Then, exit na tayo. So, okay na po yung camera natin. Kung gusto nyo mag-open ng isa, para makita nyo gumagana talaga, puntahan nyo yung isa natin. Yung isang address natin is 192.168.0.20. go tayo dyan. Yan, itong isa. Ito yung isa natin CCTV. Ito yung indoor natin. So, pasok tayo, admin. Password, lagay lang natin yung password dyan. Then sa kabila, ganun din, admin. Then password ulit. Yun, so okay na po silang dalawa. Nakikita nyo na ako. So ito, ito yung isa, ito yung ano natin. At the same time, ito yung sa indoor natin. Nag-activate yung ano nya, IR nya. So, okay na yan. So, dito, check natin yung status nya. Date. Okay, ito na yung date nya. Save natin yan. Save na din natin to. Sa kabila, para hindi na siya magbabago. Meron na tayong device. Go to date. 1970 pa rin yung nilalagay nya. Save natin, save natin yan. Para pag connect nyo dito sa live preview, ang mag-a-appear dito is 2019 na. Same din dito, live preview is, that is 2019 na rin. Wala tayong problema dyan. So, okay na tayo, no? So, napagana na natin silang dalawa. And this time, exit na natin to. And this camera, exit na natin to. Close na rin natin yan. Close all tab. Then switch lang tayo. So, okay na po. Na-configure na po natin yung CCTV nating dalawa. So, and that will the end of CCTV configuration part 2. Ang susunod na po natin kaagad dyan ay yung setup ng ating NAS server, Synology, kung saan yung recording ng CCTV natin ay doon niya isi-save. So, sa part 3 na po yan. For now, maraming salamat po.
sa panonood ninyo. Kung may mga question po kayo, paki-comment na lang at pag may time tayo, sasagutin po natin yan. Maraming salamat po. So, abangan nyo po yung part 3 ng how to's o tutorial nito in setting up school CCTV para dire-diretso po tayo. So, kung may time kayo at di pa kayo nakapag-subscribe sa channel ko, paki-click lang po yung subscribe button at the same time paki-click po yung bell para every time po uli na mag-release ako ng bagong video is updated po kayo. So maraming pong salamat at magandang gabi po sa inyong lahat.